Pagkubli sa dilim, lihim na pagkikita, malakas na pagkabog ng dibdib, kasabay ng masiglang pagpintig ng puso. Ilang minutong kaligayahan, kapalit ng purit, karangalan. Yan ang bawal na pag-ibig. Bakit nga ba kung anong bawal ay siyang masarap? At kung anong mali, pilit binibigyan ng katwiran? Sa paksapong ito, iikot ang ating espesyal na pagtatanghal ngayong hapon na pinamagatang ang Kay Pedro'y Kay Pedro. Sana po'y maibigan ninyo. Magandang hapon po. Pasensya na tago eh. Medyo may inayos pa sa itaas eh. Boy, kamusta ba? Buti naman po. Magkano ba ang kailangan mo? Kung maaari mo sana, mga 10,000. 10,000. Sige. Bukas na bukas. Puntama ko dito at bibigyan kita ng 10,000. Ha? Bibigyan kita ng 10,000 piso yung hinihira mo sa amin. Hindi problema yan. Totoo pala sinabi niya na talaga umabait pala si Mang Aming. Maraming salamat. Ay, ko naman o. Mang Aming na naman tawag mo sa akin. Ayun. Sino-sino ba magtutulungan kundi tayo? Ay, alam niyo, talagang mahihain mo yan si Boying. Ito si Boying, oo. Bakit hindi mo ako ituring na pangalawa ka pa? At ano ba nang ganawa mong pagtanggap sa iyong nanay? So, na pangalawang ina mo lang nung siya'y pakasalanan na sila mo ba? Totoong sinasabi ni Lucille na mahihain talaga yan si Boying eh. Alam mo, Boying, sana naman matanggap mo si Omeng. Katulad ng pagtanggap mo rin sa akin noon. Mabait na bata ito. Bakit ito na bahayan na katulad? Pagpasaya sa iyo. Mabagpag na tayo na yan. Sana naman ay magpagpay ka sa mga negosyo ng mga plano. Lalo yan ang gumaganda ito siya. Kayo eh, nagkakamabuti yan ah. Masarap. Malinam naman lasa. Ikaw ba nagluto nito, my friend? Basta sa pagluluto, champion yung kapatid ko. Naku. Napakaswerte ng lalaki mapapangasawa ni Mildred. Dahil anam ninyo, pag ang babae mahal masarap magluto, eh hindi na makakaisip ang lalaki na magluko. Kuya Omeng naman, kung magsalita. Oo nga naman, Omeng. Wala nung masama dun sa sinabi ko, di ba? Na ang lalaki, kapag nakakita ng masarap magluto at tulad niya, eh bakit pa mag-iisip na magluko, di ba? Anong ibig mong sabihin? Paano na ako? Hindi naman ako masyadong masarap magluto. Magagawa mong ipagpalit ako, I mean, lokohin ako? Hindi naman. Ibig ko lang sabihin, nakapangihinayang kapag ka tumandang dalaga na sa tulad. Mildred, meron akong kumpare. Pakikilala ko sila. Balo yun. Kaya wala sabi. Teka, Mildred, baka sad na ako, ate. May naman, wala ka ng ibang kayang biruin kundi si Mildred. Alam mo na ba niyang pikon? Ayun, biro lang naman yun eh. Tsaka hindi ba may kasabihan? Mas masarap biruin ang pikon, di ba? Teka. Ngayon, tapusin ko rin itong pagkain ko nang tayo makapaghimagas. Ano mo eh,
matagal na ako hindi nakapaghihimagis eh. Omeng naman. Yung, ito na. Ibigyan mo ako na sa aking paghihimagis. Ramdam ko kung walang pabango eh. Boying, bili mo naman ako ng pabango bukas oh. Ibawas mo na lang dun sa perang hiniram mo kay Tio Omeng nyo, ha? Mahal pang bayad natin ang bahay yun eh. Hindi ko pwedeng galawin yun. Pigira naman eh. Para pabaw lang, hindi pa ako maibili. Sige, bukas-bukas bibili kita, okay? Basta huwag ka lang masungit. Para naman di masira gabi natin. Ha? Okay? Ay, teka. Bakit? Hindi mo maliligo. Nagbihan na ako. Okay na yun. Ibig mo sabihin, tatabihan mo ako na hindi ka naligo. Mahal naman ito mo. Maghapon ako sa trabaho. Nakapilit ako sa araw. Tapos paliliguin mo ako. Ikaw mapasma ako. Ay, pambihira naman eh. Alam mo naman, ayoko na may babaong katabi. Ayun, sinasabi mong pagod ka sa trabaho maghapon. Matulog ka na lang! Sa iyong bakit ka nandun? Ha? Paano mo nalaman? Ay, sasabihin ko nakita ko kayo dun sa... Saan? Eh, kung itanong sa iyo,
bakit ka nga nandun? Sa ganung oras, anong ginagawa mo? Hintay ka. Ha? Yun. Teka muna, eh bakit ako sinisisima? Wala naman ako ginagawang masama. At saka mainit, nagpapahangin ako doon. Dahil may tatagpuin kang lalaki. O kaya, hintay mo ako. Nahihibang ka! Tsaka nga pala, paano yung ginawa kong pagkalik sa'yo? Paghipo niyo sa mga balambot mong hita. Pati ba yan, isusubong mo? Ano susubong mo yung sa ate mo? Masama yan. Kung ikaw ba naman ay pumapayag sa gusto ko, hindi walang problema. Yung mga magagandang bagay na naibigay ko sa atrasyon mo, kay Lucille, mahabang dami, mga lahas, maibibigay ko rin sa iyo. Hindi ko kailangan ng mga regalo mo! Oo? Hindi mo kailangan? Ikaw pa sa kang babae, may posibleng makisipin na wala kang pangangailangan. Lalo na, nag-iisa ka. Nagkakainan ka. Eh, paano kung bawang gabi? Madilim, malakas ang hangin, malamig. Di ba? Maghahanap ka ng lalaki? Ako yung lalaki niya. Ah! Pare, palagay ko mukhang merong na-outside, hindi ko lang buong agabi ah. Mukha nga, wala sa kondisyon eh. O yata pinag-usapan niyo. Oo, kita niyo na. Hindi umamin din, siya nga na-outside, hindi ko lang buong agabi. Bakit boy, may atraso ka ba kay misis? Ako? Wala ka atraso. Puro nga ako pasulong eh. Wow, sexy! Boying! Hi! Hi, sexy! Ano ginagawa mo rito? Dinala ko itong panangalian mo. Ang ibig ko sabihin, ano ginagawa mo rito, ganyan ang suot mo. Ba't ano masama sa itsura ko? Ano masama? Oo. Tignan mo nga itsura mo, masyadong kapit yung suot mo, para kang suman. Ang kulang nila sa'yo, pumutok yung... Ano ang problema mo? Nakakaya sa mga katrabaho ko eh. Yung itsura mo, hindi ko malaman kung nangaakit ka, kung ano. Ay, anong magagawa ko kung humanga sila sa akin? Oh, kita mo naman. Eh, talaga namang maganda ako eh. Maganda katawan ko. Oh. At saka, ilan lang ba itong damit na pinagpapalit-palit ko? Ay, ibig sabihin, pupunta ka lang dito, kailangan ganyan pasuot mo. Eh, madumi nga yung ibang damit ko eh. Kasalanan mo naman yan eh. Kung ibinibili mo ba ako ng damit, di hindi ka magkakaganyan. Sige, sige. Bibili kita ng damit. Huwag mo lang suot yan. Umuwi ka na lang. Doon ka na lang sa bahay, okay? Talaga? Oo. Talaga, ibibili mo ang damit. Ibibili kita pero sa bahay ka na lang. Promise me. Promise. Promise me, ha? Promise ko yan, okay? Sige, umalis ka na pero sa bahay ka na, okay? Ha? Oh, sige. Wow, bye! Bye, sexy! Bye! Baka gusto niyo magtrabaho. Trabaho na kayo! Thank you.
din naman at umalis na siya. Ah, oo. Magkikita sila ni Mang Enchong. Meron silang umpisang negosyo eh. At alam mo naman yan si Ome, pag negosyo ang pinag-uusapan, hindi mo maawa. Ate, alam mo, mabuti na lang pinakasalan ko si Ome. Mabuti na lang hindi ako naniwala sa kasabihan na wala daw Gloria, dalawang Gloria sa isang buhay. Mabuti na kilala natin siya, no? Mabuti na kilala ko siya, no? Alam mo, nung nawala si Fidel, yung ama ni Boying, wala siyang kayamanan na iwan sa amin. Kundi siguro kay Omen, hanggang ngayon, nagtitinda pa rin ako ng isda. At ikaw naman, siguro nagbebenta ka ng gulay. Alam mo, hindi ko malaman kung anong gagawin ko kung mawala si Omen sa akin. Pagbigyan niya kasi kinapos kami ng ilusil eh. Paliwala yun. Palangkasyo. Kaya nyo sa susunod, dadagdagan ko na lang ho yung ibabayad ko para hindi ako nasira sa usapan natin. Batang ito. Kalimutan mo na yan. Hindi problema yan. Siya nga pala. Kamusta nga pala yung dalawa ni Lucille? Hindi ba kayo may papakasal? Siguro pagka nakaluwag-luwag na po kami. Naku. Batang to. Alam mo yan si Lucille. Maganda. Mabait. Bae, sayang naman kung yan yung mapupunta pa sa iba. Hindi ba? Ang ibig kong sabihin, imposible na walang makagustong ibang lalaki dyan sa ayos ng asawa mo. At kung sakaling meron siyang makitang iba, magustuhan. Halimbawa, ako. Alam mo, iho, hindi naman sa pangmamayabang, ah. Pag nadigyan sa chicks, matinig pa rin tayo. Humahato pa rin. Sabi nga naman nila, tumanda naman ako ng walang pinagkatandaan. Pag nadigyan sa chicks, sabi mo sa akin at may kukwento ko sila ang mga nalalaman ko. Kaya ikaw, kuidaw ka. Dahil magagawa kong agawin ang kahit na sinumang babae, miski may asawa, may boyfriend na wala. Si Lucille, pwede kong agawin sa'yo. Lalo na't hindi naman kayo kasal. Wala kayong papeles. Hindi ba yan? Kaya, iba na yung nakakasiguro. Kaya, minum tayo. Si Mang Oming. Ba't nagkakaganyan ka? Ano ba sinabi sa'yo na matandang yan? Ha? Pinilo ako. Ano ba sabi? Kukunin ka raw niya sa akin pag hindi ako nag-ingat. Yun lang? Yun lang.
Para yun lang, nagkakaganyan ka na. Eh, binibiro ka lang ng matandang yun eh. Lang. Pero, pwede mangyari yun, posible. Posible. Oh, eh, pagpalagay na nating may ibig sabihin yung pagbibiro niya. O, ano naman? Ang ano na naman? Ano yun? Natatawa naman ako, Boying. Sino naman matinong babae papatol doon sa matandang kluban na yun? Op, op, op. Matanda siya. Pero hindi siya kluban. Mayaman. Pero... Eh, wala nga akong pera. Nabuhaying naman ako. Talaga? Isipin mo na lang. Sa palagay mo ba may tatagal sa akin yung matandang yun? Kabisado na ni Lucille ang pag-uugali ni Boying, lalo na ang kahinaan nito. Alam ni Lucille na kaunting paglalambing lamang niya, agad itong susunod sa anuman niyang gustuhin. Pero hindi alam ni Lucille na ang mga paglalambing na ito'y siyang magbibigay kay Boying ng takot. Takot na baka siya'y mawala sa piling nito. Huwag ka muna! Lucy, sandali lang! Basta sa... Uwi! Wag! Teka muna! Dito, dito! Uy! Alam ko, baka magising si Boying nung ngayon pa lang saselo siya. Si Boying nagsaselo sa akin? Oo! Ito ako pa! Paano magsaselo siya? Sukat, akalaan mo rin, biruin mo na agawin mo ko sa kanya. Ay, hindi biru yun, ha? Totoo yun! At saka sabah, pwede kong totoo. Ako lamang magpapaligyan sa iyo. Hindi si Boy. Ayaw ka muna! Amina! Lucille! Bukas ang hintay kita rito! Init. Nasa itaas si Ate Azon eh. Sandali lang, patawagin ko. Sabi. Hindi naman siya kailangan ko. Kailangan ko sanang tulong mo eh. May problema? May alam ka ba tungkol kay Choming? Wala akong alam tungkol dyan, Boying. Wala akong may tutulong sa'yo.
Ayoko ng gulo eh. Wala akong alam at tsaka ayoko makialam. Kung gano'n, may alam ka. Wala. At saka utang na loob, Boyeng. Pwede ba umuwi ka na't baka... Sige na. Sila ba ni Lucy? Hindi ko siya tunay na anak. Lumaki siya sa akin. Hindi siya magkakaganon kung walang dahilan eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong dahilan na bakit nang gugo na yung Oing na yun. Ako nananahimik dito. Tahimik akong tao. At saka yung mag-asawang yan, pagkatapos kong tulungan, pagkatapos kong pautangin, yan magwawala dyan. Aba, eh, nakakahiya sa kapitbahay. Ano sa sabihin sa akin dito? Nahiya nga ako sa iyo. Eh, dapat mahiya kayo! Pero, kilala ko yan si Boyeng. May dahilan niyang kung bakit siya nagkakaganon. Ano ibig mong sabihin? Ha? Na yung anak-anak mo yan ang may katwiran, at ako may kasalanan kung bakit na parang asong ulol na nagwawala dyan? Hindi naman sa ganon. Kaya lang... Ano? Bakit hindi niyo pag-usapan para malaman mo kung anong dahilan, kung ano ang problema? Ipinagtatanggol mo sa akin yung anak-anak mo yan? Tinatabihan mo? Ba? Sumasobra ka. E siya ba? Gusto kong magkaluwa lang tayo. Kung kakabihan mo yan, maghiwalay tayo! Alam ko na ang totoo. Huwag kang magmangmangan pa. Paano maniwala sa akin wala akong magagawa? Pagdududahan mo ako? Paniniwala ang ibang tao? Mabuti pa maghiwalay na tayo! Kaya gawin nyo? Magagawa ko at kaya ko! Baka
baka nakakalimutan mo hindi tayo kasal. May kasunduan tayo. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Ganon din ako. Kakaibiganin ko lahat ng gusto kong tao. Ngayon, kung bibigyan ng ibang tao ng mali sa lahat ng kinikilos ko, wala akong pakialam. Ngayon, hindi mo ako kayang tanggapin na ganito. Maghiwalay tayo! Ano? Lalo na yung pinagdududahan ako! Sige, ah. Kalimutan mo si... si Chuamin. Hindi. Wala, hindi natin pag-uusapan. Basta, huwag mo lang ang iwan. Makalimutan ko. Huwag mo lang iwan. Please, huwag mo lang iwan. Tinanggap ni Boying ang pagkatalong yon. Ganon kahalaga at ganon niya kamahal si Lucille. Wala namang kamalay-malay si Lucille na may balak pala si Boying para masolo ang kanyang atensyon at pagmamahal. Kailangan nalang pagdamay mo. Maintindihan nila yun. Tara na, sumama ka na lang. Ikaw na lang magpunta, ikaw mapilit eh. Tsaka okay lang sa akin, pumunta ka man doon. Hindi ka na maago sa akin ng tao. Paknit. Sige, sana. Bye. Enjoy. Masama ang pakiramdam eh. Baka bukas na pumunta.
kinamay ako sa'yo. Asan? Asan? Naparito ako hindi lamang para makiramay sa'yo. Ang totoo, may mahalagang bagay akong sadya sa'yo. Ano yung mga Enjo? Alam ko kung sino may kagagawa ng lahat ng ito. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung sino ang pamatay sa asawa mo. Mariano Hipolito o Boying? Ano? Bakit to? Meron kami para sa pares para sa'yo. Sa akin? Oo. Bakit eh? Wala naman akong ginagawa. Inuhuli ka namin sa salang pagpatay kay Romeo Solanes. Ako? Hindi ako! Hindi ko pinapatay yun ah! Sumama ka sa amin! Hindi ako! Wala akong salang, hindi ako! Sabi ako! Boying! Boying! Asawa mo nga si Kuya Omeng pero hindi mo siya lubusan nakilala. Hayop pa na pangasawa mo, Ate Asong. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Mabait siya. Mabait ang asawa ko. Mabait si Omeng. Bakit hindi mo tanungin kay Lucille ang totoo? Ano ba sa akala mo ang dahilan kung bakit nagwawala si Boying? Ate Asong, buksan mo mga mata mo. Si Boying. Hindi ako pumatay sa asawa mo. Pero kumabit ka sa asawa ko. At yun ang naging dahilan kung bakit nakakulong ngayon si Boying. Abay, hindi ko kasalanan kung may dugo siyang kriminal. Anong klase kang babae? Paano mo nagawang paglaruan ng mga lalaki? Okay, bago kang magsalita, tingnan mo muna yung sarili mo. Bay, kung tutuusin, pareho lang ang likaw ng bituka natin, ah. Pareho naman natin alam na yung tulag ni Omeng, eh walang kwentang mahalin. Nagkatao lang na may kayamanan siya eh. Alin, kung hindi naman dahil doon, hindi ko papatulan yun. Kaso,
Kailangan ko eh. Eh, ikaw. Maliwanag pa sa sikat ng araw na kaya mo lang siya pinakasalan dahil sa pera niya. Kaya huwag kang magmalinis. Huwag sa akin, ha? Alaman mo lang sa akin, pinakasalan ka ni Omeng. O, nasa iyo na yung pera, di ba? Alam mo, imbis na manumbat ka o magalit ka sa akin, dapat nga pasalamatan mo pa ako eh. Eh kung di dahil sa akin, hindi papatay si Boying. Kung hindi namatay si Omeng, wala kang pera ngayon. O, eh, ituloy mo! Nang mademanda ka. Sasabihin ka pa? Alis ka na. Nakaka-storbo ka eh. May lakad pa. May date pa. Ipinangako ko sa iyong ama na ituturing kitang tunay na anak. Pero ngayon, hindi ko na malaman kung paano kita tutulungan. Wala na akong magagawa. Boying, sana hindi ko na lang sinabi sa iyo ang totoo. Wala ako sa iyo. Pero pinagbantaan mo siya. At meron nakakita sa iyo na sa pinangyarihan ng krimen. Nang makarinig ako ng mahinang pagdaing, mahinang-mahina, natigilan ako. Nang hanapin ko kung saan nagmumula ang pagdaing, nakita ko ang dalawang lalaki. Ang isa halos nakalugmok na dahil tinataga ng isang lalaki. Kaano kayo kalayo sa pinangyarihan ng krimen? Umigit ko ngulang mga 15 metro. Ngunit nakilala ninyo kung sino yung nakalugmok. Nung mga sandaling yun, hindi. Dahil nakatalikod ang lalaki. At saka masyado akong ninervyos ako sa eksena. Kaya agad-agad akong lumayo. Natakot ako eh. Yung isang lalaki eh, nakilala ninyo? Oo. Oh. Narito ho ba siya sa loob ng hukomang ito? Opo. Maari po bang ituro niyo siya sa amin? Siya. Si Mariano Hipolito. Nasasaktan si Mariano Hipolito na pinangatulan mabinanggo ng habang buhay. Hindi ko naman pinasadyay. Maniwala kayo sa akin.
Nampatay ko nga siya. Hindi ko naman pinanin. Nangyari na lang. Hindi ko ginusto yun. Wala ko na sa akin. Wala ko na sa lalan. Wala. Wala na. Natalo si Buying sa apila. Sinabi ng Korte Suprema na napatunayang ang pagpatay ay malinaw na binalak, kaya't ito ay murder. Isang sukdulang krimeng may mas mabigat na parusa. May malinaw na pagbabalak kung mapapatunayan na nagpasya ang nasa sakdal na isagawa ang isang krimen. Pangalawa, naging determinado siya sa kanyang gagawin. At pangatlo, may sapat na panahong lumipas sa pagitan ng pagpapasya at pagsasagawa ng krimen kung kailan mapapag-isipan pa niya ng mabuti ang malagim na ibubunga ng kanyang gagawin para makapagbago pa ng isip. Sa kasong ito ni Buying, ang malinaw na pagbabalak ay napatunayan ng mga sumusunod na sirkumstansya. Una, nalaman ni Buying mismo kay Omeng, kahit pabiru lang, na may kursunada si Omeng kay Lucille at balak niyang agawin ito. Pangalawa, pagkaraan ng 3 araw, nagtapat si Buying kay Mildred na hindi siya titigil hanggang hindi niya napapatay si Omeng, matapos kumpirmahin ni Mildred ang relasyon ni Lucille at ni Omeng. Pangatlo, pumunta pa si Buying sa bahay ni Omeng at inambaan ito ng itak at binantaang papatayin. At pang-apat, ng sumunod na araw nga ay nakita si Buying na inuundayan ng taga si Omeng. At kahit na nga hindi binalak ang pagpatay, ang agwat ng edad at lakas ng biktima at ng salarin na armado pa ng itak ay nagpapatibay na ang pagpatay ay kinapalooban din ng pang-aabuso ng nakakahigit na lakas. Kaya't murder ang nagawa ni Buying na may mas mabigat na parusa. Minsan pang naipakita sa episode natin sa hapong ito ang panganib na maaaring ibunga ng mahalay at ganid na pagnanasa. Kadalasan pa rin ang pagnanasa o pakikialam sa mga bagay o tao na di dapat pakialaman ay nagbubunga ng hangaring manlamang sa kapwa. Kung magiging matatag lamang tayo at makatarungan sa ating pakikipagtungo sa ating kapwa, kung lagi lang nating ibibigay kay Pedro ang kay Pedro, maraming mga maiiwasang krimen at gulo. Magandang hapon pong muli. Ito po si Attorney Jose Sison. Huwag niyo pong kakalimutan, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Lang akong lumaban sa mundo. Siguro hindi mangyayari ito sa atin. Kay Boy, tama ang sinabi ni Lucille. Wala daw akong karapatan magmalinis. Dahil pinakasalan ko lang si Omeng dahil sa pera. Naging duwag ako. Sabihin nating totoo nga ang pinakasalan mo si Kuya Omeng dahil gusto mo lang guminhawa ang buhay mo. Ang buhay natin. Kasalanan ba yun? Kung ginamit mo man siya, ano bang maaari mong itawag sa ginawa niya sa'yo? Kay Lucille, kay Buying, sa akin. Hindi mo sinabi yan sa akin.
Kahit ako, ilang beses niyo na rin pinagtagkaan. Mahirap lang magsalita, ate. Ayoko kasi masaktan ka. Kasalanan mang isipin. Pangit man sabihin, mabuti na rin ang nangyari kay Kuya Omeng na namatay siya. Dahil yun lang ang dapat sa kanya. Ang malungkot lang ay dahil si Boying ang nagpasa ng parusa. Kung nauna lang sana ako, kung hindi lang sana ako naduwa. Di ko na alintana dahil sa'yo, sinta buhay ko ay nang bago.